Welcome back, Sol Mercado, sa Barangay Hinebra, na maaaring kapalit nga itong si Stanley Pringle, Pansamantala. Yan ang ilan sa mga matinding pag-uusapan natin sa videos na ito, mga ka-idol. Kung sa naging kapanapanabik nga ang bawat laban ng Governor's Cup, isa rin sa tila inaabangan ngayon ay ang PBA 3x3, kung saan muli nating nakilala, mga ka-idol, ang naging kampiyonato para sa PBA 3x3 Leg 2. At tila napapansin din natin, mga ka-idol, ang pagiging consistent ng Barangay Hinebra sa kanilang performance ngayong PBA 3x3 Leg 2. At sa unang pagkakataon nga, mga ka-idol, ay itinanghal ang SMB na kampiyonato para sa Leg 2 ng PBA 3x3. First time din nilang umabot sa semifinals at finals, habang patuloy ngang hinahangaan ng Barangay Hinebra dahil muli na naman sila nakakuha ng spot ngayong Leg 2 at sila nga itinanghal na second placer. At ang tanging Barangay Hinebra nga, mga ka-idol, ang consistent, kung saan sila nga nakakuha rin ng spot nung Leg 1 kung saan sila nga ang third placer, at yung Leg 2 sila naman ang second placer. Kung kaya't aasahan din natin, mga ka-idol, na tila mas titindi ang performance ng Barangay Hinebra at babawi ito. At ngayong Leg 2 naman ay kinilala ang Limitless App Master bilang third placer. Matatandaan sila nga ang overall champion ng PBA 3x3 Season 1. At kung babasihan naman natin ang naging performance o puntos ng bawat team ngayong Leg 2, muna nga dyan, ang San Miguel Binimen na nakakuha ng 142 points at sinundan niya ng Pioneer Pro Tibay na nakakuha ng 133 points, pumangatlo ang Limitless App Masters na nakakuha ng 122 points at pumang-apat ang Barangay Hinebra na mayroong 114 points. Habang naging kampiyonato nga nung katatapos lang na Leg 1 na TNT or Tropang Giga ay nakakuha lang ng 90, at ang naging second placer noon na Miracle Balls ay nakakuha lang ngayon ng 74 points. Para naman sa pagkilala ng mga top scorer ngayong Leg 2, mga ka-idol, pinangunahan niya ni Jeff Manday ng San Miguel Binimen na nakalikom nga ng 56 points, habang sinundan ni Almond Busotros ng Tropang Giga ng 44 points, at ng San Miguel Binimen na si Ken Bono na may 41 points, at itong si Robin Ronyo ng Final Pro Tibay na may 40 points, at Christy Chavez ng The Platinum na may 40 points din. At ngayon naman ay dumapo tayo sa latest standing ng PBA Governor's Cup, kung saan nangunguna pa rin dyan at nakakuha ng twice to beat ang Magnolia Hotshots na may 9 na panalo, isang talo at isa na lamang natitirang laro. Habang pumangalawa naman ang NLEX Soul Warriors na nakakuha nga ng 8 panalo, 3 talo, at sila din ang pangalawang nakakuha ng twice to beat. Habang ngayon naman ang San Miguel Binimen ay nakakuha ng 7 panalo, 4 na talo, na hindi pa rin sigurado kung sila nga ang makakakuha ng twice to beat. Habang sinundan niya ng Miracle Bolts na mayroong 6 na panalo, 4 na talo na, at Alaska Aces na may 6 na panalo, 5 talo, gayon din naman ang Barangay Hinebra. At sinundan niya ng Tropang Giga kung saan may 5 panalo, 4 na talo, gayon din naman ang Phoenix Super LPG kung saan may 5 panalo, 5 talo. Andyan din ang Norfolk Batang Pier na tila humahabol nga sa quarterfinals, kung saan nakakuha nga sila ng 5 sunusunod na pagkapanalo at 5 talo, at may natitira pa sila isang laro, mga ka-idol. Abang isa namang nakakalungkot na balita para sa Rain or Shine, Tira Firm at Blackwater Bossing, kung saan ang tatlong kupunan na ito ang kauna-unang na-eliminate ngayong Governor's Cup. Dahil nga maaaring ito ng last conference ng Alaska Aces, binigyan na rin ng jersey retirement itong si Sonny Tos. Ginanap nga nung Sunday sa laban nila kontra Magnolia Hotshots. Sabi nga niya, "I know this is a very sad moment for a lot of people that this will be the last time we'll be able to experience the Alaska Aces in action. We don't have to live sad, but with our hands up high and proud to be part of the company, rich in integrity and success." Isa nga sa magaling na player ng Alaska Aces itong si Sonny Tos, kung kahit di nga natin matatawaran ang galing na ipinakita niya nung panahong naglalaro pa siya sa Alaska. At ang naging jersey retirement nga itong si Sonny Tos ay tila nagsilbing reunion para sa Alaska Aces. At sa araw nga ng jersey retirement ito si Sonny Tos, nalungkot itong si Jeff Carriazo dahil nga hindi nila ipanalo ang laban kontra Magnolia Hotshots. Hindi naman dumako tayong mga ka-idol sa first seed ng Governor's Cup, at yan nga yung Magnolia Hotshots, kung saan nagsalita na nga itong si Coach Chito Victulero regarding sa mga star player na nasa injured list, tulad na lamang ni Ian Sanggalang, Rom De La Rosa, at itong si Calvin Abueva. At ayon nga sa kumpletong pahayag ni Coach, malaking bagay sa amin to. Siyempre yung rotation namin humahaba, malaking bagay lalo na kay Rom De La Rosa, kasi yung tagal niyang nawala, and I think yung nilaro niya ngayon, nakakuha siya ng timing together with Ian Sanggalang. Si Calvin Abueva naman, hinihintayin namin. Hopefully, makasama namin si Calvin in our next game, or kung hindi man,
siguro in the playoffs. Ngayon nga mga ka-idol, hindi lang Magnolia Hotshots ang tila hinahangaan. Gayun din naman ang Norfolk Batang Pier na sa kabila nga ng limang sunod-sunod na pagkatalo at pagpapalit ng bagong imports na si Jamil Artis ay nakuha ng Norfolk Batang Pier ang limang sunod-sunod na pagkapanalo. Isa sa magiging paraan para nga sila ay makapasok ngayong playoffs. At hindi rin naman talaga imposible dahil sa galing na ipinapakita ngayon ng Norfolk Batang Pier, lalong-lalo na ng kanilang imports. At sa kabila nga ng sunod-sunod na tagumpay, laking tuwa nga itong si Coach Pido at sinabi niyang Norfolk's job is not yet done. Dahil malaki nga ang paghahanda ng Norfolk Batang Pier sa uling laban nila kontra TNT. Dahil kung matatalo nga nila ang TNT, makakapasok sila sa playoff. Sabi nga niya, our next target is our next game, which is Talk and Text. To beat TNT, that is, that 5 wins is nothing kung hindi namin mapapanalo yung last game. Update din mga ka-idol kung saan ay talaga ang may pinakamaraming fans nung Sunday, kung saan sa kabuuan ay may 6,502 fans. Nanood nga sa laban ng Barangay Nebra kontra Rain or Shine at Alaska Aces kontra Magnolia Hotshots. Isa rin nga sa pinag-uusapan ngayon ay pagpapalit ng import ng San Miguel Birmen, kung saan pangatlong imports na nga nila itong si Shabazz Muhammad. At nila very satisfied nga itong si Coach Leo Austria sa performance nitong si Shabazz Muhammad. Sabi nga, Coach Leo glad as SMB vindicated with decision to switch OJ for Shabazz Muhammad. Dahil nagpakitang gilas nga itong si Shabazz Muhammad at nakukuha niya na ang laro ng SMB dahil nung huling laban nila kontra Miralco Bolts, nakakuha lang naman siya ng 57 points at 19 rebounds. Tinalo nga nila ang Miralco Bolts na kung tutusin, itong si Shabazz Muhammad ay dapat imports ng Miralco Bolts na tumanggi nga lamang sa offer nila. At sa pagkapanalo nga nila kontra Miralco Bolts, nasabi itong si Shabazz Muhammad, I told my teammates, once my shots gets on, the people are gonna be in trouble because they can't sag off. Nangaan man si Shabazz sa ngayon, ngunit tila marami nga ang naaawa kay Orlando Johnson na bigla na lamang pinalitan ng SMB, sabi nga sa ating source. Before flying over to Manila, Shabazz Muhammad fired a text message asking his friend and fellow Las Vegas resident, Orlando Johnson, if he's currently playing in the Philippines. Sagot nga ni Orlando Johnson, yes, Muhammad then told OJ he had just been signed as an import. Naturally, Orlando asked which team at sagot naman nitong si Shabazz Muhammad, San Miguel Birmen. At sa senaryo ngang ito mga ka-idol, naramdaman natin ang awa kay Orlando Johnson dahil kaibigan pa niya ang ipinalit sa kanya at hindi nga niya alam ito mga ka-idol at shy na shock din sa kanyang narinig kay Shabazz Muhammad. Kapansin-pansin mga ka-idol ng halos player ng SMB ay mga star player at nadagdag pa itong si Jericho Cruz. Sabi nga ni Jericho Cruz sa pagdating niya sa SMB, medyo nakakapanibago kasi dati nakakalaban ko si Chris Ross tsaka si Marcio Lassiter. Nagkakainitan kami lagi sa game. Ngayon, magkakasama na kami. Update din mga ka-idol kung saan pinag-uusapan nga ang rumor na kumakalat about kay Alex Compton na noon ngay na i-issue na mapupunta siya sa Barangay Nebra at ngayon naman siyang magiging head coach ng San Miguel Birmen. Kung kayang tatanungin ko, sang-ayon ba kayong palitan ni Alex Compton itong si Coach Leo Austria? Bago tayo magpatuloy, nais muna natin bigyan ng pansin ang ating mga ka-idol na laging nanonood ng ating vlogs. Shoutout sa ating ka-idol na si Arnold Salazar, gayon din naman sa kanyang mag-ina na si Marisa Salazar, Shira May Salazar all the way from Biraguanan, Tarlac City. Shoutout din kay Enrico Angsoko. Kasama rin natin si Melissa Dacuma ng Riyadh, Saudi Arabia. At dyan din itong si Ronald Versovidad. Kasama rin natin si Manuel De La Paz at shoutout sa kanyang anak na si Ivan na nasa Bataan at asawa niyang nasa Saudi na si Glenda De La Paz. Shoutout din kay Baster Tade kasama si Dante Samante ng bagong baryo, Caloocan City. Shoutout din kay Freddy Alejo ng Malolos, Bulacan. Andyan din naman si Papa Tumak kasama ang Andiano family ng San Pedro, Laguna. Hindi rin papauli si Kindus Lucanas. Shoutout din kay AJ Bangoy. At shoutout kay Dodong Mark TV kasama si Valdez family ng Digos, Davao del Sur. Iting tagumpay nga ang Barangay Nebra dahil malaki nga ang chance nilang makapasok sila sa playoff. Patapos talunin nila ang Rain or Shine noong Sunday mga ka-idol sa score na 104-93. Ang naging best player nga at nabigyan ng magandang playing time, itong si Jeff Chan na nakakuha ng 15 points at 6 rebounds. Kung kaya't sabi nga ni Coach Tim Cone, we haven't had anybody who can take hold of the fifth guy on the floor and tonight, Jeff did. Jeff grabbed it and kept it. Played well on both sides of the floor, hit some big shot for us. And if he can do that, it opens up things for everybody else. That is what we're looking for from Arvin. But Arvin's still a young guy. He's still feeling the pressure.
he's not playing free and easy, and we need him to play a little bit more free and easy. He needs to take a page from Jeff, because he's the heir apparent of Jeff Chan on his team. Isa rin si Scottie Thompson sa inangaan ngayon sa Barangay Nebra dahil sa pag-aampat niya ng mga triple-double, double-double performance mga ka-idol. At sa maaaring ang pagpasok ng Barangay Nebra sa playoffs, sabi rito, Barangay Nebra head coach Tim Kong believe that his team still has more than enough talent to perform in this Governor's Cup playoffs despite the manpower boost they've been dealing with for practically the whole season. Isa rin talaga sa malaki ang may tutulong ngayon sa Barangay Nebra ay ang mga young core na player nila, katulad na lamang nitong si Dion Mubre, Jeff Chan at Arvin Tolentino. Kung patuloy ngang bibigyan ni Coach Tim Kong ng mahabang playing time, tiyak patuloy rin ang tagumpay ng Barangay Ginebra dahil mas lalabas ang laro ng mga batang player na ito at makukuha nga nila ang sistema ng Barangay Ginebra. Para naman sa naging overall performance itong si Justin Brownlee bilang best import noon, nakakuha nga siya ng 315 points, 115 rebounds at 65 assists ngayong elimination round ng Governor's Cup. Kung ikukumpara nga siya sa ibang imports mga ka-idol, hindi man si Justin Brownlee ang may pinakamataas, ngunit siya yung nakikita natin na may puso kung maglaro. Tungkuling labad nga ng Barangay Ginebra, kontra rain or shine, tila naspatan ang former Ginebra player na si Sol Mercado. Umuwi na nga dito sa Pilipinas galing sa bakasyon from United States. At balibalita rin mga ka-idol, itong si Sol Mercado ay umaaten ng practice na isang team kung saan kulang nga sa guard at pinaplanong kuhanin itong si Sol Mercado. Lalo pat maingay nga at pinag-uusapan sa ngayon na itong si Sol Mercado is ready to play again in the PBA and hopefully get last chance to wear Barangay Ginebra jersey in his last dance of PBA career. Sabi pa sa ating source, Sol Mercado is definitely looking for the play in the 2021 PBA season. If the chance comes, confident that he still has what it takes to provide a positive influence to a team not obtain his service. Sabi nga niya, I haven't had any offers up to date, but I would definitely take the opportunity when it comes. Sa ngayon ay nararamdaman na itong si Sol Mercado ay magbabalik sa Barangay Ginebra, lalo pat injured pa rin itong si Stanley Pringle. Napakarami din talaga ng fans sa Barangay Ginebra na nagnanais na makabalik itong si Sol Mercado. Sabi pa rito, Coach Tim Cone, Boss Al Francis Chua, sigaw ng Ginebra fans, one last ride for Sol Mercado. Sol train, this coming playoffs, defender guard, PSKS perimeter, defender, import stopper, hustle energy, he can score, contribute to the team. Ngunit ang sagot nga nitong si Coach Tim Cone, no, we haven't signed him or spoken to him about anything. He just likes to be around the team still. All of his buddies are here. It's really not up to me, it's up to the management. But we never close door on players. Napakalaki nga ng tsansa na itong si Sol Mercado yung magbalik sa Barangay Ginebra. Lalo pat sinabi nga ni Coach Tim Cone na hindi nga sarado para kay Sol Mercado makabalik siya sa Barangay Ginebra at nakadepende yan sa management. Kung saan maaaring pakinggan ng management ang sigaw ng mga fans ng Barangay Ginebra na ibalik itong si Sol Mercado. Lalo na nga ngayon at wala si Stanley Pringle. Kung kayong tatanungin ko mga ka-idol, gusto nyo bang makabalik itong si Sol Mercado sa Barangay Ginebra? At siya nga kaya ang hinihintay ng Barangay Ginebra para muling maging kampiyonato ngayong Governor's Cup. Kung ano man yung kasagutan, suggestion, question, advice, just comment down below mga ka-idol. At maraming salamat sa inyong panonood.